Okay, kwentuhan session ulit tayo, 01-21-23. So for today, isang chart lang yung pagkukwentuhan natin dahil very interesting tong chart na to. Pero mabilis lang before we start. So inopen namin nila Vano sa public yung private GC namin. Tapos, so basically doon sa GC namin, sinishare namin every night yung mga watchlist namin. Tapos while the market is open, kinocall namin ng live yung trades namin. So minsan kinocall namin even bago pa kami bumili. Tapos, so makikita ninyo doon yung whole process kung paano namin niride yung mga big moves, kung paano kami sumasalo, paano kami nagtitake profits, or paano kami nag-cut loss. So, if sa tingin ninyo makatulong yun sa inyo sa pag-execute nyo ng trade, so just message Vano. So, ilalagay ko sa description below kung paano nyo siya i-PPM. Anyway, so for today, FCG lang yung pagkukwentuhan natin ngayong weekend. Dahil sobrang interesting nitong chart na to. So, makikita natin dito guys. Sa big picture, makita natin na nag-consolidate siya, na medyo ascending triangle yung dating or yung range niya. Kasi makita niyo yung low, medyo pataas siya ng pataas, pero very minimal lang. Anyway, so nag-consolidate lang siya ng ilang months. Tapos very interesting to guys, kasi yung 0.70 area, which is a whole number, yun yung naging resistance niya. So twice siya nauntog doon sa level na yun. Tapos on the third try, so, nauntog siya, tapos nagkaroon ng itong arrow na may number 1, tapos nagkaroon ng post day, tapos tumuloy na siya, nagkaroon pa ng retest, pero tumuloy na siya. So, very strong yung move niya. So, after the breakout, so, sobrang lakas yung move niya after the breakout. Makikita ninyo guys na nung nag-breakout siya, hindi na siya nag-consolidate near the previous resistance, which is here. So, sobrang lakas yung move niya kasi if makita ninyo, nung nag-breakout siya, ang finorm niya na pattern dito sa number 2 na arrow is ascending triangle. Meaning yung low is pataas ng pataas. Saka very interesting din tong chart niya kasi makita nyo guys na yung parang naging resistance niya dito sa area na to, yun yung previous support dito sa area na to. So, if i-extend nyo tong level na to, so pantay, halos pantay siya. So, anyway, so, yung previous naging support niya, yun yung naging resistance niya dito sa ascending triangle. Tapos, ganun pa rin. So, nung nag-breakout siya, nagkaroon niya ng retest. Tapos, for the past 3 days, sobrang lakas nung galaw niya. So, very interesting tong chart na to, guys, sa coming days. Kasi si Star, yung broker na nag-accumulate dito and maraming hawak. So, parang siya yung parang jockey dito. Pero, ang ganda nitong move na to, guys. Kasi, if may kita ninyo, yung close niya for the past 2 days, sobrang bullish. Tapos, syempre, hindi naman tutuloy-tuloy aakyat. So, kailangan niya magpahinga muna and mag-ipon na lakas for a possible breakout. Pero kaya siya naging interesting kasi may kita na natin to sa coming days kung ano ba mangyayari dito. Kung magkakaroon pa tayo ng ascending triangle or magkakaroon pa tayo ng flag or magkakaroon pa tayo ng squeeze dito sa area na to for a possible continuation move. So, ang titingnan natin dito na galaw is yung previous resistance niya. So, ang previous resistance niya is around 0.94 area. Itong area na to. So, magiging interesting to guys, pagka binutas siya itong area na to, tapos ginawa niyang support. And at the same time, if may kita ninyo, yung 1 peso level, so, significant level yan, tapos, para doon siya nauntog, pero once lang. So, sinama natin yan as a resistance. So, si FCG, pagka nag-trade siya sa above, piso sa coming days, sobrang magiging interesting yung chart nito. Kasi, ang mangyayari is, magkakaroon tayo ng all-time high na nagalawan. So, sobrang nakakamiss na magkaroon ng all-time high na galaw. Kasi before, syempre, lagi marami. Pero since pandemic and naging bearish yung market, diba? Wala na tayong mga all-time high na galawan. So, very interesting to guys sa coming days. So, I suggest na bantayan nyo to. Tingnan natin kung mag-perform siya ng pattern and a possible breakout and continuation move para sa all-time high na play. Anyway, so that's our kwentuhan session for today, guys. So, yun lang. Bye!